palong-palo sa kaseksihan. At pagpapakwela. Ang pinaka-flawless ng sabon na ito. Dahil nilagyan ko siya na titanium dioxide, nagsyan ko siya octyl dioxide, nilagyan ko siya na lahat ng protinidin sa kakatutin ano! Not to mention, very lovely pa. Walang iba kundi si Lovely Abelia. Pero ang kwento ng kanyang kabataan, malayo raw sa masasayang eksenang madalas na ginagampanan niya sa telebisyon. At mas papasangaraw na pang teleserye. December 11, 1986, ipinanganak sa Maynila si Lovely Abelia. Komplikado raw ang estado ng relasyon noon ng kanyang mga magulang. Yung nanay ko may unang family. So may 12 anak siya doon na ayaw niyang malaman ng mga anak niya na nagkaroon pa siya ng affair, pero wala na yung asawa niya. Na nagkaroon siya ng affair sa bata. I think she's 40 years old. Nakilala niya yung daddy ko. Na yung that time, daddy ko is 18 years old. Nang maipanganak, ipinaubaya si Lovely ng kanyang ina sa poder ng kanyang ama. Pagkatapos, inuwi siya ng kanyang lolo at lola sa Cotabato hanggang sa sila na ang makagisnan niyang mga magulang. So, laki ka sa lolo at lola. Yes, naakala ko, yung tatay kong totoo, ikapatid ko lang. Makulit. At saka, palagi lang gusto sa akin. Umiiyak ko malayo siya. At palagi lang kami naghahawak kay Perdi. Tapos, kung anong gusto niya, dapat maakuan gin, masunod gin. Nang minsang lumuwas ng Maynila para magbakasyon, nakilala ni Lovely ang isang nagngangalang Tia Ludi, na kaibigan umano ng kanyang ama. 8 gulang daw siya noon nang pumanaw ito sa sakit na cancer. Noon lang daw ipinagtapat sa kanya na ang kanyang Tia Ludi pala ang tunay niyang ina. Hindi ka talaga nagkaroon ng pagkakataon na makilala ng lubusan at kumbaga mag-spend time sa biological mom mo. Hindi po talaga. Pero ang makikita mong rason, bakit kaya hindi niya ni-reveal na ako yung nanay mo? Siguro po dahil dun sa mga anak niya. Kasi sobrang taas ng respeto sa kanya ng mga anak niya. Sobrang strict siya. Siguro natatakot siya sa part na parang may edad ka na, medyo bumiyondi ka pa. Parang kaya kanya tinago. Kaya siguro niya ako tinago. Sa kabila nito, pilit namang itinaguyod si Lovely ng kanyang lolo at lola. Kaya nang makatapos ng high school, nagdesisyon si Lovely na huwag nang ituloy ang pag-aaral at magtrabaho na lang para makatulong sa pamilya. Ang una niyang racket, ang pagiging crowd drawer sa isang theme park. Nasubukan din ni Lovely na maging ahente at kahera sa isang fast food chain.